tutorial at ang gagawin natin ngayon ay magka-create tayo ng saved reply. Ito yung mga naka-save na reply doon sa ating chatbot para kung sakali na may magtatanong ng wala doon sa mga button na nakalagay doon sa ating bot, eh, may naka-save na doon na i-reply natin sa kanila. So, ika-click lang natin siya para yun yung ma-reply, hindi yung kailangan pa natin mag-type. Kasi minsan kasi may mga customer na paulit-ulit na lang minsan yung tinatanong. Tapos, para ang hirap kasi na sasagutin natin sila isa-isa, magta-type ka pa niyan isa-isa. So, ang gagawin natin is save natin yung mga sagot. Para lang ito siyang frequent asked questions. So, naka-save na siya doon. So, i-click lang natin siya pag nagtanong si customer at para ma-send na sa kanya yung naka-save na reply. So, start na tayo. First is, puntahan natin yung page natin. Ito. Then, punta tayo sa inbox. Sige. Then, pag nakapunta tayo sa inbox, mag-open tayo doon ng isang message na nag-message sa ating page. And then, ika-click lang natin to. Ito, insert, save, reply. So, ito, may mga naka-save na kasi na may nagawa na kasi akong mga naka-save reply dito. So, i-list natin to. Sige. Yan. Then, magka-create tayo. Kunwari dito. Yan. Then, ang tatanong dito is services. Kunwari, kayo na yung bahala kung anong gusto nyo na ilagay dyan sa save reply nyo. Pero ito, ang dito sa ating freelancer na chatbot, ang ilalagay natin is ito, services. Services. So, ang reply natin sa kanya is social, we or I offer the following services. Tayo na emoji. Saan ba yung down? Ito pala. Yan. Copy na siya. Yan. And then, design. Ano pa? Web dev. Yan. And then, kayo na bahala maglagay-lagay dyan kung ano yung lalagay nyo. So, pwede kayong mag-add ng images. Kung gusto nyo, pwede din na hindi na. So, try natin. Thank you.
access mo sa iba't ibang services, or pwede na maglagay ka ng isang rate mo for ano, kumbaga lahat na ng services mo is magkakaparehas ng rate. So pwede ka rin maglagay dyan ng tayo o ano o may ginagawa or wala tayong panahon na mag-type katulad ng pag nag-travel tayo, edi naka ano, naka-send reply lang naman, edi click lang natin then send. Ngayon, yung sinasabi ko kanina na default reply, ito pinuntahan natin dito. Itong default reply na to, pag kunwari si visitor natin ay nag-message sa atin ng tanong or
lang sa wala sa messenger bot natin ito, wala sa keyword katulad ng salamat, di ba? Gumamit tayo kanina nung ano, gumamit tayo ng keyword doon sa tutorial natin na nagsulat tayo ng thank you, din nag-reply siya ng welcome. Try natin thank you. Ayan. Tingnan natin kung magre-reply. Hindi, mali pala kasi ako yung nagsulat ng thank you. Dito pala tayo. Thank you. Ayan. Then, tingnan natin kung magre-reply siya ng ayun. Nag-reply siya ng welcome. Kasi yun yung nakasit natin sa keyword na pag nagsulat siya ng thank you, then welcome ang isasagot ng bot natin. So, yung tinuro ko din sa inyo doon about sa smart delay, yun yung pag kunwari nag-click tayo ng thank you, then may kunwari nagta-type dito. Kasi hindi katulad nito, ang bilis-bilis mag-reply. So, isipin talaga ng visitor mo na naka-chatbot ka. So, mas maganda kasi yung may delay kasi para isipin nila na may totoong taong sumasagot sa kanila. So, try natin itong ito. Yan. Yun. Nag-reply din siya. So, ang nilagay kasi natin doon is message contain thank you or salamat. So, pag nag-reply siya ng salamat po ng marami, tingnan natin kung mag-reply siya ng welcome. Ayun. Kasi, kahit hindi exact doon sa word na nilagay natin, is nakaset kasi siya na message contain. Yun. So, yun ang kinagandahan doon. So, ang default reply is pag ang tinype dyan ng visitor mo, pag tinype dyan ng visitor mo is wala sa mga keyword, wala sa automate, wala sa save reply, ito kunwari ito, default reply natin to. Pag edit na lang natin para mas malinaw sa inyo, ito default reply, then ito, mag-tap tayo. Subukan natin yung sinabi ko sa inyo no, na page name ha. So, pero huwag kayong maguguluhan kasi ang malalagay na page name is ito, hindi yung Gian Digital ha. This is Gian from. Subukan lang natin yung page name para makita nyo kung paano siya nag-work. Yeah.
beses sa isang araw. Ganun. Kaya kung mapapansin nyo, yan, nag-send ulit ako ng panibagong message na ganun din, wala sa keyword, wala sa reply katulad ng iba, pero hindi siya nag-reply ng ganito. Kasi isang nakaset kasi dito is isang beses lang siya, once per 24 hours. So isang beses lang siya magsisend sa isang customer. Hindi yung kada send na lang ni customer ng ibang keywords, tapos magsisend ulit ng panibago na, magsisend ulit ng ganun, tapos magsisend na naman ng ibang keyword, magsisend ulit ng ganun. Parang spammy na siya, hindi na siya magandang tingnan. So try natin yung every time. Ayun, try natin yung every time. So puntahan natin ulit. Ang every time na yan is every time na may magsisend ng message na wala, yun nga, wala sa ano. Ayun, nag-send siya. Then send ulit tayo ng iba na naman. Ayun, magsisend na naman siya. Pero kung ito, ilalagay natin dito is once per 24 hours. Pag nag-send na yan si visitor at na-replyan na ng ganito, kahit mag-type pa tayo dyan, hindi na yan siya magre-reply. Kasi naka-reply na siya sa atin ng ganyan. So, yun ang purpose ng default reply. Okay? So far, yun na muna ngayon. Napag-usapan natin ang saved reply, kung paano ginagamit tuwing busy ka, nasa travel, kung paano mag-reply ng hindi mo na kailangan mag-type doon sa mga customer na paulit-ulit na lang, or parehas na lang yung mga tinatanong nila. Pero siyempre, yung mga lalagay mo dyan na simple reply is yung wala doon sa chatbot mo, kasi siyempre yun yung mostly na tinatanong nila, kasi kung nandun sa chatbot mo, hindi na nila yan itatanong. And then, napag-usapan din natin yung regarding sa default reply, which is yun yung sinasagot ng ating bot kung ang tinanong ng ating customer ay wala sa chatbot, wala din sa keyword, at dahil nga busy tayo, hindi natin sila ma-replyan agad ng magta-type tayo or ng saved reply. So yung chatbot natin ang mag-take over, siya yung magre-reply dun sa customer, i-inform niya na hindi ka naka-online, at i-assist din sila agad-agad. So, okay? So, thank you for watching this video tutorial, and I hope makakreate na din kayo ng inyong chatbot. And please don't forget to subscribe and notification bell para ma-update kayo pag may bago tayong